like we promised, ito ay isang special na live streaming natin because we have a special topic to discuss right now. But before we proceed, samahan niyo ako para sa isang panalangin na ano na para sa lahat ng mga kababayan natin na ang hangarin ay maging okay na po tayong lahat. So mula po sa Filipino Institute, ito po ay isang panalangin para sa inyong lahat. Heavenly Father, you are a great provider. As this day ends, we leave to you all our needs and trust you will provide us. Help us rest in the security that you will never leave our side amid all these trials. Amen. Magbabalik po tayo pagkaraan ilang mga paalala. Okay, so tayo po yung muli nagbabalik dito. Maraming salamat sa lahat na nakipanalangin sa atin para sa isang napaka, you know, napaka special na no, na pagtawag natin sa Panginoon. But at this point, marami tayong topics ngayon. I hope that everyone, like I said in the first gap, work from home tayong lahat. At social distancing is another important thing that everyone should be doing right now. Ganun din, i-like and share nyo ang ating, ano, ang ating video na to because you will have the chance to win an FI scholarship. At like we promise, meron tayong special guest. Actually, from her busy schedule, talagang binigbigyan niya tayo. Alam natin because we are kaibigan natin siya. At usapang booking tayo ngayon. Do we have the resource person meron tayo. Okay, so magandang hello. Hello? Yes, hello Ma'am Agnes, the manager of Philippine Airlines. Palakpakan natin yan, Miss Agnes. Pagaduan, grabe. Magandang gabi. Good evening, Orly. Yes, kamusta? Good evening po sa lahat. Okay, so dapat nasa bahay ka ngayon. Of course, work at home na kami, yes, actually. That's very important. Kaya ano tayo ngayon, susunod tayo because lahat tayo ay correct. Sa ikabubuti natin lahat, magsakripisyo muna po tayo. Okay. Ng 15 araw. Kaya nga. Oo, para po hindi na lumala lalo ang sitwasyon. Okay. At matapos na po sana itong ating pinagdadaanan. Correct. Everyone is praying correct, for kasi that. Kasi lahat apektado, lahat ng businesses natin, no? Hindi lang naman isa o dalawa, may specific. Lahat talaga tayo apektado. So, konting sakripisyo lang po mga kabayan. So, stay at home. Grabe. No? Para po di po tayo makakuha o makahawa ng iba. Correct. Ng ibang virus. Tama yung sinabi niyo. But we have our special topics that mula sa inyo, mula sa, of course, sa tanggapan mula sa ahensya ng Philippine Airlines dito sa gitnang silangan ay siya lang ang makakasagot nito. We have few questions actually and these questions ay importante para sa mga nakatutok sa atin ngayon, madam. Mm-hmm. Okay, ang una natin is about the flight schedules that we have right now na dahil sa coronavirus na to ay biglang nagka-problema, di ba? Ang laki ng damage. Oily, nung naglabas tayo o naglabas ng not really travel ban, but restriction okay. Para sa lahat ng residence holder visa noong March 19, talagang marami na apektuhan po tayong mga kababayan okay. Na hindi na naka pasok pa muli
sa UAE. Mm-hmm. So, nung effective March 20, the management decided po, since alam naman po natin lahat, 95% of my 95% of my passenger is a residence visa holders, no? So, meron man din po siguro may mga tourist visa, pero kasama rin po sila doon sa unang nagkaroon po ng restriction. So, the management decided to cancel the flight effective March 20 po. Oh, okay. Mm-hmm. So, yung question natin dito, ano yung ano ang mga options for changes para sa booking na to, madam? Okay. Philippine Airlines po kasi naglabas po kami ng general guidelines for all passenger holding Philippine Airlines ticket. Okay? Mm-hmm. Now, since naka-lockdown din po ang Philippines, so we encourage po yung mga pasahero na na pwede po silang mag-rebook after na lang po siguro ng quarantine natin, ng travel ban, quarantine. Anyway, don't worry po. Your ticket is still there. Hindi po mawawala yan. That's the most important message correct. From you. Hindi po siya mawawala as long as hindi, andyan na po yan. Kaya huwag kayo po mag-worry. Okay. Now, meron po kayong choice to rebook anytime po between po yung kung meron na kayong siguro i-delay niyo po yung travel niyo up to 1 year po. Pwede niyo siyang i-delay. Ang ganda, 1 year! Correct, correct. Wow. Which is actually we encourage shout out to Philippine Airlines. We call it po na travel fund. Okay. So, anything po na amount ng ticket niyo is nandiyan lang siya. Okay, let's... So, yeah, you mentioned about travel fund, madam. Ano yung sabihin ng travel fund? Yung travel quick fund lang, po quick. Kasi parang... Kasi di ba po, may mga promotional, may promotional fares tayo po, di ba, na tinatawag. Okay. Ngayon, yung promotional fares na po yun, may mga restrictions po yun. Okay. So, this time po, wini-waive po namin lahat ng restrictions na yan. Uh-huh. So, ang ginawa po namin, i-convert po namin siya ng travel fund, which the passenger can have, yung flexibility. Meron siyang 1 year to decide na gamitin yon. At ang makagandahan po nun, they can use it anywhere na merong flight to Sipal. Not only Dubai, Manila, Dubai. Kahit nagbabook na sila ng ano, ng kahit ang original before, flight nila ay Manila, Dubai, Dubai, Manila, once na convert po namin ng travel plan yon, they anywhere. Can change it po to any PAL destination. Like, halimbawa po, Manila, Hong Kong, Manila. Manila, Singapore, Manila. Okay. So, or any domestic po, pwede rin po yun. Uh-huh. Na pambili. Parang, in a way po, parang voucher po parang siya. Parang good as cash na rin yun, no? Correct, correct po. Yung sige. Ano po yung amount nun, yun din po yung ibibigay namin sa inyong ibabalik. Kumbaga, nandyan din po yun. Wala pong mawawala. Okay. So ma'am, kailan ang best time talaga? We know that you are too busy. PAL is, you know, lahat ng mga ahensya ngayon ay correct, nakasara, nasa pag-attend ng mga tugon sa solusyon sa problema. Ngayon ang tanong natin, kailan yung talagang best time to for a request dito sa sa flight bookings ito? Actually po, even though nakasarado po yung mga ticket offices namin, actually po yung contact center natin dito sa Dubai and Abu Dhabi is working po. Mm-hmm. 9 o'clock to 5 o'clock po. Working every day po. Sunday hanggang Thursday. So, pwede po kayong tumawag anytime. So, meaning anytime of the day. Anytime of the day. Pwede po silang tumawag. Open po kami. Actually, okay. Naka-remote kasi po kami. So, para lang pong ma-servicehan po natin yung mga kababayan natin. Okay, that's a good news. Uh-huh. Pero once na tumawag sila, meron na kaya silang malalaman na konkretong yung parang rebooking? Kasi po, once na tumawag po sila sa amin, it means meron na po silang date na gusto nila magpa-rebook. Kasi ngayon po may tumatawag pa rin po hanggang ngayon. Very good. Nagpaparibok na sila. Okay, okay. As early as now. Ano ba po? Magpaparibok na sila ng August, July,
September. Okay. Kasi yung ticket po, ito po importante, Orly. Uh-oh. Lahat po ng ticket holder between March 15 hanggang April 30, meron po kayong pwede niyo po siyang i-rebook until November 30 po. Ulit, na travel. March 15? Wala, March 15 to April 30. Yung may mga ticket holders na yan. May ticket holders na po na yan. Pwede po nilang i-rebook lahat yan until November 30. Wala po silang babayaran ayun na rebooking, fare difference. Pwede for po i-rebook yun. For free po yun. Very good. For free. So, ayan, ang gandang ano din yan, ang gandang point din yan sa lahat ng mga kaibigan natin na ano na nanonood ngayon, lahat ng mga ka-FI, lahat ng mga naka-online, kung may ano kayo, may ticket kayo na dated from March 15 until April 30, free ang rebooking nyo, just ano, contact mo, ano, the Philippine Airlines dito sa Dubai. Ano po pwedeng tawagan nilang numero? Okay, ang telephone number po namin sa Dubai is 4 tapos 316 6632. Okay. And then sa Abu Dhabi naman po is 2 622 2462. Ayun. Okay. So ayan, so we have this opportunity pa